Maynila, pangako. Pangako ng pag-unlad at kasaganaan. Kaya't marami ang nakikipagsapalaran sa Maynila. Ang tawag sa ganitong gawain ay migration. Ang migration ay ang pag-alis mula sa lugar na kanyang pinanggalingan at pagpunta sa isang lugar na nais niyang tirahan. Pero sa dami ng nakikipagsapalaran sa Maynila, hindi lahat sa kanila ay nakalalasap ng sinasabing pangako. Pinag-aralan ni Glenda Uy ang migration sa kanyang undergraduate thesis sa University of the Philippines na pinamagatang The Role of Internal Migration on the Squatting Problem in Metro Manila. Ayon sa kanyang thesis, ang hindi mapigilang paglaki ng populasyon sa Maynila ay nagdudulot ng problema kagaya ng kakulangan sa trabaho, kahirapan, kakulangan sa serbisyong galing sa gobyerno, congestion, overcrowding, at housing shortage. Ito rin ang sinabi sa essay ni Yap Kyung-sheng sa 5th Asian and Pacific Population Conference. Nahihirapang maghanap ng bahay o di kaya'y walang pambayad ang ilan sa migrante, kaya ang iba sa kanila ay tumitira sa slum areas. Dahil din sa kakulangan ng oportunidad, ang iba ay napupunta sa illegal na trabaho tulad ng prostitusyon at child labor. Pinapangambahan ng Executive Director ng Commission on Population na si Tomas Osias na ang Metro Manila ay magiging 12 sa pinakamataong syudad sa mundo. Dahil dito, dapat na nga bang limitahan ang pagmamigrate ng mga taga-probinsya sa Metro Manila? Para sa akin, dapat siyang limitahan kasi yun nga, overcrowd na tayo dito sa Manila. Ang problema is, paano yung mga hindi nagkakaroon ng oportunidad? Naiiwan nila yung mga tahanan nila doon. They left everything, they sold everything. Wala na silang nababalikan doon. Yung government, they should also, you know, persuade or encourage investors or businesses to also invest in the provinces, yung mismong capital cities, para doon din sila pumunta. Hindi lang sa Manila lahat. For me, sa opinion ko, hindi. Kasi first, lahat naman tayo may rights kung saan natin gustong tumira. Yung isang argument ko doon is, paano mo mame-measure or mapipili kung sino yung pwedeng mag-migrate? Kung may certain number lang na pwedeng umalis ng province nila. So, kailangan mag-provide ng strict or concrete measure man lang sana. And I think kung magkakaroon man din ng measure na ganun, I doubt kung magiging fair siya for everyone. For me, oo eh. Kasi yung mga nagmamigrate from province kasi yung iba, parang napupunta lang sa illegal na work like prostitution. Parang nakakaawa naman kasi. Tingin ko hindi dapat limitahan kasi parang boundary pa rin naman ng Pilipinas. Bahay pa rin nila ito. It is still their country, pero siguro that i-educate, maybe the government, i-educate sila na hindi lahat ng trabaho makikita nila dito sa Maynila, pero hindi naman dapat silang pagbawalan pumunta dito. Ideally kasi, dapat bawalan. May thesis na nagsabi na nagkakaroon ng imbalance sa mga regions. So, yung kaya ang government hindi masyado kunwari nagfo-focus doon sa mga regions na yung sobrang probinsya kasi wala naman silang i-investan talaga doon dahil wala namang tao lumilipat lagi sa Maynila. Sa tingin ko okay lang sa kanila kung gusto nilang pumunta dito kasi kahit papaano, 'di ba, dapat may equal chance din sila para makapag-perform. Hindi naman palibas sa taga Manila ka limit ikaw lang yung may karapatan na magtrabaho dito. Siyempre may mga talents din sila. Feeling ko kailangan limitahan kasi sobrang overpopulated na ng Manila eh. So, dati ang naisip ko about that, katulad sa New York kasi ginawa nila, para hindi overpopulated yung city, yung mga train nila hanggang province pwede. So kung nagtatrabaho ka sa Manila, yung province mo kaya mong kunin in 45 minutes kasi mabibilis na train. So, dati sa GeoGuan, yun yung solution ko sa overpopulation sa Manila. Magkaroon ng train sa mga province. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang KNN News Stories for PopDev ay hatid sa inyo ng Philippine Center for Population and Development.